sa Sem Kukuji. Parte pa rin ng Tokyo. Reminiscing time pa rin si Daddy. Maganda tong park na to eh, kasi merong ano, parang meron siyang lake. I remember parang may bahay din dati dito. Maraming bahay. Ito rin dati may bahay dito sa gitna. Wala na, giniba na. Sinubuan na ng mga kawayan. Ano pa, lake. Sem Kukuji, pwede ka mag boating. Merong silang pinaparentahan. Kaya masikat pa yung araw. Pero hindi naman, kaya naman yung init kasi hindi pa naman sa summer. Sarap paglakad dito lalo kung medyo hapon na hapon na. Mayroong rental na small boat. Pwede kang row your boat. Actually, mayroong kasi ditong restaurant na yung Rolling Sushi. Maraming nakain. Naisip ko malapit naman yung itong Sem Kukuji Park. Kaya konting walking. Para medyo mabawasan yung guilty sa kinain. Yan, mga hobby ng mga matatanda. Bird watching yan. Yan, mayroong playground ng mga bata. Wala naman siyang pinagbago. Matagal na rin akong hindi napasyal dito. Siguro about 10 years. Nothing much has changed. Pero maganda. Yan. Diyan kayo mag boat. Malaki naman yung lake. Ganda.
gumamit sa tubig. May kuri. Pag malapit ng summer, merong parang prutas na tawag nila kuri. Meron siyang amoy talaga eh. So pag naamoy mo na yon, alam mo na summer is fast approaching. Hindi ko na lang i-explain kung ano yung amoy niya kasi medyo mahalay. Parang tutumba na itong puno na ito. Marami talaga nag-walking dito. Ayan yun, mga habi nila. Diba? Masarap mag-relax dito. Yan, nagbabasa ka lang ng books. Tambay ka dito. Ano, mga wild ducks. Sesaya nila, ano? Sarap tumambay dito. Pukala niya sa isang tabi. May dala kang cup of coffee. Galing sa 7-Eleven. Kaya lang wala rito yung ano, 7-Eleven na BBM. Beautiful place. Ang gaganda ho ng bahay dito. Mga bahay rito malalaki. Parang hindi typical Japanese na mga bahay.
Yung banda doon, siguro natatanong nyo na. Yung mga ina-arki lang mga boat. Yun yung dalawang matanda na kaupo, tutuloy sila. Nakatuloy sila na gano'n. Masa rin sila, masa. Masandal, tulog. Ay, gising ba yung babae? Yung asawa lang. Sarap ng hangin. I don't remember. Oo nga, no? Ayun yung mga boat. Dito ko lang sandali sa inyo. Probably walang nagre-run ngayon dahil medyo mainit pa yung araw. Usually marami yan sa umaga, hindi pa matiisikat yung araw. Saka sa hapon. Kumbaga lahat itong mga bird na to, yung ibang typical birds, dito mo makikita. Ganda, di ba? Malaki din siya. Mayroon pa dun. Hello. Hi. How are you? How are you, boy? How are you? Nalawak din itong lugar na ito. Pero Tokyo lang po ito. Hindi po ito probinsya. Pero ano siya? Popular na park din siya. Around Tokyo.
Imagine mo kung yung bahay mo nakapaligid lang dito. Ito. Very relaxing. Yan yung mga... may mga paligid na residential na. Actually, it's been 10 years, around maybe 10 years. Wala akong pumunta dito kaya hindi ko na matandaan to, itong part na to. Malaki rin pala siya. Yung public toilet. Pero malalaki po yung mga bahay dito kung nakapalit mo. Kumbaga na para siyang subdivision, malalaki yung bahay. Malapit dito. Kaya pag dito ka nakatira, mayamang ka din. Mahal din itong lugar na to. Meron din para dito ng ano, lake. Hindi ko na matandaan ito. Tapos ito, hindi na mga bahay mo, hindi na nakapaligid ka lang. Yun, di ba? Ang laki ng bahay dito. Parang di Japan. Kasi Japan, usually, maliliit na bahay lang. Dito, hindi ko. Yung mga nakapaligid na bahay. Mayayaman talaga mo. Mga nakatira. Ang balita ko nga, marami rito ang artista, mga celebrities. Parang madumi lang yata yung lake dito, ano? Parang hindi siya kumikilos. Hindi na maintain yung part dito. Ito nyo naman yung ano, yung mga pader ng mga bahay dito. Ano, katulad niya, ang laki. Parang wala ka sa Japan. Ang laki ng bahay. Madami po nakain sushi, medyo nag-guilty at nilalakad. Abandon to, oh. Abandonadong bahay. Sayang, oh. Abandonado. Saan nakakapasok pala yung kotse dito?
Oo, oh, ano? Party oh. So, originally, kalye talaga to. Siguro may mga abandoned bahay dito, marapit. Pwede nga dumaan dito sa sasakyan. Ito yung sasakyan eh. Pwede nga dumaan. Pero pag hindi ka particular, di mo alam saan ka lulusot, paano ka makapasok dito. Grabe yung camera ng mama. Ang laki. Ano, tingnan yung mga hobby ng mga hapon. Gumagastos talaga ng ano, gadgets. I wonder what is it he is watching right now. Probably he's taking a picture or a video or probably it's a photo. I'm not really sure what he's taking. Ah, ibon. Huh? Ibon siya, kulay itim, sinukunan niya. Oh. Nice. So talagang bird watching, marami bird watching. Collection na yan. Nah. Dito dati nakatira si Esme, nagre-reminising din siya. Probably pwede rin dumaan dito, no? Itong kalye na to. Oo, pwede nga. Pwede. Yung water lily. Water lily, no? Daming water lily. Mga kaibigan. Kanina hinahanap ni Esme yung dati niyang tinirhan, naligaw na siya, hindi niya alam. Videoan ko sana para sayang naman, nandito na rin tayo. Tandaan natin. Dito? Kaya sa dati? Oo. Oh. Okay. Baka mapalaya na tayo dyan. Well, salamat po sa panonood sa aking reminiscing video na naman. Once again, this is Daddy Steve. Hindi ka pa po nakapag-subscribe sa akin, please do subscribe to me. And please share and like this video. Salamat po. See you again on my next video. Salamat po. I'm gonna go to the bathroom.